Good day po sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng aking video ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng aking video na gagawin. So, sa araw po na to ngayon, ang ating topic ay napakaganda para sa mga beginners po, para sa mga baguhang electrician, electrical, electronics, computer technician, even na mag-automotive ka, may kinalaman din dito. Pwede rin tong pang-engineering, pang-electrical, pang-mechanical engineering, mapa-electronics engineering, at iba pang technology na gumagamit nitong mga basic tools na aking i-discuss sa araw na to. So, umpisahan na natin. So, ready na kayong makinig. So, eto na po. So, unang tools natin na gusto kong makilala nyo ay itong tinatawag nating electrical plier. Ito po yung electrical plier. Usually, gamit ng electrician. Pag electrician, malalaki eh. Mahaba yung size niya, 7 inches, 8 inches. Pag electronics, pwede mas maliit lang dito. Pwede na yan. So, usually, meron din tong tinatawag na cutter sa gilid. May side cutter din siya. Pwede rin tong pamutol ng wire. Pwede rin pang ikot ng wire, ng mga tornilyo, o pang hold ng anumang metal na gusto mong hawakan. Pwede. Pwede natin gamitin. Ang tawag po natin dito ay electrical plier. Ito naman po yung tinatawag nating long nose plier. Si long nose, mahaba ang kanyang ilong, ang nose niya mahaba. Pag electrician, standard na to. Medyo malaki. Pag electronics, pwedeng liitan natin ng konti, 5 inches. So, meron din siyang cutter. Pwede rin pamutol ng wire, katulad ng electrical plier. Meron din siya. So, ito ay ginagamit lalo na kapag gipitan. Meron kang wina-wiring sa mga sulok, iikot mo yung wire na hindi magagawa ni electrical plier. Pwede rin naman nahulog yung tornilyo sa loob ng electronics gadget mo, susundutin mo siya, ha? Hihilahin mo, kukunin mo, pwede siya, maasahan mo siya. At ito naman yung tinatawag nating side cutter plier. So, side cutter plier, or kung tawagin is diagonal plier din, kasi naka-diagonal yung side niya, ayun. Ito po yung ating plier na tinatawag, side cutter plier. Kaya itong tatlo na to ang madalas na makita nyo sa isang electrician na nakasukbit sa kanyang holster. Electrical, long nose plier, then side cutter plier. Okay, so. Then siyempre, meron din tayong tinatawag na mechanical plier. Ginagamit din ng automotive, pero pag wala tayong makuhang plies dyan sa Tagalog, plies, o electrical plier, pwede rin natin gamitin. Basta merong insulation dito. Okay, so pag sinabing mechanical plier, meron tong dalawang adjustment. Ayan o. Pwedeng lumaki, pwedeng lumiit. Ayan, na-adjust o. Ayan. Pwede rin ipitin yung ulo ng tornilyo at para mahigpitan natin kung hindi umuubra dito. Ayan. Okay, so. Then of course, meron tayong tinatawag na vice grip. Vice grip, meron ding iba-ibang klase nito na style na parang long nose. Usually, ito ay pag nilock mo dito, iipitin mo, ilalock mo siya dyan. Kaya pwede yung surface o metal fist na ilalagay mo dyan, ay pwede mong mahawakan. At kahit bitaw-bitawan mo dito, nakalock na kasi siya. So, paano mo tatanggalin? Buksan mo lang dito. Ayan. Buksan mo lang yan. Ayan. At ito naman yung adjustment niya para sa buka ng kanyang vice grip. Okay, so then syempre, pinapartneran din natin yan ang tinatawag nating screwdriver. So, meron tayong tinatawag na flat screwdriver. Kung tawagin to natin ay negative. Ayun, negative oh. Negative. Ito yung ating screwdriver. Flat. Ito naman yung tinatawag nating Phillip. Kung tawagin ay positive. Meron tong iba-ibang size. Merong maliit, merong malaki, merong pang reversible. So, 2-in-1, pwedeng pang Phillip, pwedeng pang flat. So, usually, pag ginagamit ng electrician, ng electronic technician sa mga radio, TV,
So, isa lang papaalala ko, huwag niyong gagawing simsil to. Minsan kasi ginagawang simsil ng iba eh. Kaya kapag napanguna yung dulo at gagamitin mo na sa tamang function niya, eh, nasisira mo pa yung mga ulo ng tornilyo. Kaya ingatan natin ang paggamit nito. Okay, so, then, siyempre meron tayong, sa electronics kasi nag-a-assemble tayo, gumagawa tayo ng mga chassis ng power supply, ng amplifier, kaya kailangan alam natin yung iba-ibang klaseng pile. Ito yung tinatawag na plat pile. Plat pile. Pag plat yung pakikilisin mo, ito ang iahagod mo. Ang tawag dito is plat pile. Kung bilog naman, babarinahan mo muna tapos ilulusot mo to bilog. Lalong-lalo na sa mga switch natin, sa mga fuse, sa neon bulb. Pag gumagawa tayo sa mga volume control, ito ang pwede natin. Pag binarena mo, ilusot mo to, so sigurado ako bilog ang butas niyan. Then meron din tayong tinatawag na half round pile. Kalahati plat, kalahati bilog. Ayun. Ito. Kaya yung tinatawag natin half round pile. Kaya 2-in-1 to. Pwedeng pang sa surface niya, kikinisin mo. Pag may kurbada, pwedeng ito naman yung gamitin mo. So, paiko. Then, of course, meron din tayong triangular pile. Naka-triangle siya. Triangular or triangle pile. Triangular pile. Ayan. Usually, yung mga karpintero gumagamit nito, mas maliit sa kanila. Dahil yung kanilang lagaring pangkahoy o lagaring kahoy, pag pumupurol na yun, ito ang ginagamit. Yung mga traditional na karpintero natin. Then, syempre, meron din tayong tinatawag na tweezer. Sa electronics kasi, kailangan mahawakan natin yung wire para hindi tayo mapasok. Mga component na maliliit na yung terminal niya, mahirapan na tayo maghinang, kaya inahawakan natin ng tweezer. Tiyane, may iba-iba lang forma to. Ito medyo naka-kurba siya. Merong straight lang na ito. Ayan. Then, syempre, hindi maiwasan na merong pupukpukin sa electrical, sa electronics, at iba pang kurso. Ito naman yung tinatawag nating claw hammer. Claw hammer kasi meron siyang pambunot. So, then, pukpuk natin yan. Ayan. So, ingat lang. Baka bumalik sa mukha natin to. So, kailangan ang tamang tool sa tamang trabaho ang paggamit natin. So, ito po yung tinatawag nating claw hammer. Ayan. At meron din tayong ballpen hammer. Ayan, alam ko yung mga father natin, meron nito ballpen hammer na kung tawagin ay martilyo de bola. For example, meron kang portion lang na hollow blocks na titibagin, medyo mas mabigat to, pwedeng ihataw. Ayan, ballpen hammer. Then, syempre, meron din tayong tinatawag na hacksaw. Sa Tagalog ay lagaring bakal. Ayun. So, pag naglagari tayo, ganyan ang forma natin. So, ayan yung tinatawag nating hacksaw. Ayan. Meron din tayong tinatawag na, familiar ba kayo dito? Yung mga tatay natin, alam ko meron ngayon ito sa bahay. Ito. Ito yung tinatawag nating cross-cutso. Sa Tagalog, lagaring kahoy. Ayan. Pangkahoy naman siya. Huwag mong ilalagay ito sa bakal, mabubungi yung talim niyan. Ayun. Ito yung cross-cutso. Ayan. Then, syempre, meron tayong tinatawag din na electric drill. Ito yung electric drill natin. Alam ko, meron kayo dyan. Pambutas ng mga chassis namin sa amplifier to. Pwede rin sa loob ng bahay pag naglalagay tayo ng mga display dyan. So, ilalagay natin to. Okay, so yung iba nito ay may reverse forward, reverse. So, babalik ka rin para mas mabilis matanggal yung bala kapag naibaon ng mga ng gusto. At meron din tong pang jackhammer, pang bato. Kaya kung bibili ka nito, siyempre meron kang common na tinatawag natin drill bit. Ito yung pang bakal. Meron din tayong pang kahoy. Ito naman yung pang bato. Pag tinignan mo, iba yung dulo. Iba yung dulo ng pangbato sa pangbakal. Pero yung pangbakal sa kayong pangkahoy, medyo magkahawit sila. So kaya ito yung mga gamit natin sa pagbubutas ng ating mga surface. At meron din tayong tinatawag na grinder. Ayan. May iba-ibang bala. May cutting disc tayo. Meron tayong pang metal. So ingat lang.
Kailangan pag ginamit natin to, meron tayong goggles. Baka mamaya yung talim niya na pinudpod tumalsik sa ating mata. So kaya kailangan nating mag-ingat lagi. So ang tawag natin dito ay grinder. Then syempre, meron tayong mga kinakalas din sa loob ng bahay. Meron tayong tinatawag na adjustable range. Ito ay 12 inches, meron na itong 6 inches, may 8, at merong digits. Pag malalaki yung tornilyo yan, i-adjust mo ito. Ayan. Pag maliit naman, ayan. At medyo malaki, malakas ang puwersa na ito. Ito yung adjustable range natin. So, then, of course, meron tayong tinatawag na open range. Ayan, parehong open. Ayan, open range. Usually, pag sinasabi ito, pahiram nga ako na ito, ang sizes na ito ay 20, 22. Pero nga ng 11, 12, 13, 14. Ayan, meron siya nakasulat dyan sa katawan. So, open range. Mag-aiba sila. Mag-aiba. Isang malaki, isang maliit. Then, meron din tayong combination range. Pwede kasi yung tornilyo, nakabaon yung ulo niya. Nakabaon. So, ipapasok natin to. So, depende kasi minsan hindi makuha ng open range sa back range na kukuha. Meron namang hindi makuha sa open range sa back range na kukuha or vice versa. So, depende kung pudpud na yung tornilyo natin. Ayan, pakitignan nyo lang po yan. Ang tawag dito ay combination range. Combination, box range saka open range. Ito ang box range natin. Pareho kasi sila. So, ganun din. Ang number nito, ang size nito ay 18, 19. Mag-iba ng butas. Okay? So, baka sakaling balang araw ay magamit nito. Then, meron din tayong tinatawag na riveter. Yung ating mga tatay, meron nito. Pwede kasi sa mga bubungan to. Ayan. Iri-ribbit natin. Gumagamit din sa automotive nito, sa mga mechanical nila. Yung pagka yung mga side ay medyo hindi na maganda o maalog na, wala silang pang welding, pwede natin i-rebits ng i-rebits yan. So, at the same time, may iba-iba tong bala na inilalagay dito. So, ito yung ating riveter. Yung bala, ang tawag ay rebits. Ayun, rebits natin. Then, syempre, meron din tayong tape measure. Kilala sa tawag natin na metro. Sa iba ay metal tape measure. Kasi baka mamaya ma-misinterpret, tape measure ang ibigay sa iyo sa pananaki. So, malambot yun. Okay, so, ito yung tape measure natin. Ang tawagin natin ay metro. Meron tong inches saka centimeter. Meron ding feet. So, depende sa kung anong gusto mong gamitin. Ayan. So, kailangan natin ito ng mga panukat. Hindi ko na ihanda yung L-square. Ayun, L-square. Letter L. Alam mo, meron kayo niyan. L-square. Then, of course, meron tayong extension wire. So, basic lang. Ito ay pwedeng yung merong ground para pag gagamit tayo ng ating tinatawag na soldering iron. Ito yung soldering iron natin. Doon tayo sa extension. Pwedeng electric drill. Soldering iron, ang common na ginagamit sa electronics ay 30 watts. Pwede rin 40 watts. Depende sa surface na hihinangin mo. Dahil maliliit yung piyesa, ang ini-introduce ko sa inyo ay 30 watts. At kailangan natin ng soldering stand. Ang ginagawa ko, yung soldering stand, nilagyan ko na siya ng Scotch-Brite para pagka marumi na yung acting panghinang, itutuso ko na lang yan, kakalawitin yung dumi. Huwag po nating liliyahin yung dulo o yung tip ng ating soldering iron. Masisira yan. Babalik sa pagkabakal. Papangit na yung paghihinang natin. Okay? So, 30 watt soldering iron, soldering stand, at meron tayong soldering lid or solder lid. Ang pinakamaganda ay 60 over 40. Pero sa 60 over 40, meron pa yung iba-ibang diameter. For example, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8. Depende yung kapal. Pero sa electronics, wala namang problema yon. Basta meron kang lead, kailangan mo maghinang aprobado. Siyempre, pag manipis, mas mabilis maubos. Okay, so, ayun yung atin. Dapat 60 over 40. Ayan ang mga magkakapartner.
Then meron tayong tinatawag na precision tools, set of precision tools. Ayan. Ito ay merong iba-iba. May Philip na, merong flat, may maliit, may malaki, merong pang hexagon, merong T4, T5, T6 na tinatawag. So kaya pagbibili kayo, set of precision tools natin. Then syempre hindi maiwasan, kailangan natin minsan ng tinatawag na electrical tape. Pag meron lang tayong mga wiring na open dyan, sasarahan natin, lalagyan natin ng electrical tape. Then ang pinaka-common na ginagamit pa natin, halos lahat ng kursong technology gumagamit ng tinatawag nating multi-tester, tester or BOM. Volt, ohm, ohmmeter. BOM, volts, ohms, milliammeter. Kaya ayun yung tawag natin dito. So BOM, tester, multi-tester, pare-pareho lang po yan. Then siyempre meron tayong project na ginawa na ito yung power supply. Ito ay gamitin natin dahil meron tong 3 volts, 4.5, 6, 9, 12. Pag nagre-repair tayo ng mga amplifier natin, magagamit natin to. Meron tayong mga ilaw na LED na paiilawin, magagamit natin to. Ayan. At siyempre, meron din tayong tinatawag na magnifying glass. Ito po yung magnifying glass natin. So, pag maliliit na yung pyesa, napapalaki natin dito. Nakikita natin. At the same time ay pwede itong isaksak sa kuryente para lumiwanag. Para yung portion na tinitignan mo na maliliit sa electronics natin ay nakikita natin. Ayan. Ayun. Maliwanag yung ating paggagamitan. Ayan yung ating mga tinatawag nating basic electrical electronics tools na ginagamit natin. At marami pang iba. Ayan. At meron tayong palang mini drill. Mini drill na 12 volts to. Tama-tama, partner na itong power supply. So, pambutas. May maliliit yung balan na ito. 0.4 mm, 0.6, 0.7. Ayan. Para sa PCB board natin. Magandang magkaroon ngayon nito dahil para makagawa kayo ng mga project natin sa power supply at amplifier. Ito yung pinaka-jack niya. May baby jack to. May nabibili rin na kasama na yung power supply. May adapter na itong kasama. At siyempre meron tayong tinatawag na desoldering pump or soldapult. Ito yung kapatner ng panghinang para matanggal yung tingga, yung lid natin, at mahugot mo yung component, yung pyesa. Ayun, ito po yung desoldering tools or desoldering pump or soldapult, pangtanggal ng mga mali. Siyempre, meron din tayong tinatawag na wire stripper. Kung nagbabalat tayo sa electrical plier natin, sa side cutter natin, ito ay may mga butas na, depende sa size ng wire, hahatakin mo na lang. Aprobado na. Tanggal na yung insulation ng wire natin. Ayan, ating tinatawag na wire stripper. Meron din itong isa pang maganda, yung medyo automatic. Tumatalsik talaga yung balat ng wire. So, depende na po sa inyo kung ano yung mga bibilin nyo na gusto nyong gamitin. Merong mura, merong mahal. Ang importante po sa araw na to ay nabigyan ko kayo ng idea. Kung sa palagay nyo ay merong pangkulang, kayo na pong bahalang magdagdag. At alam kong kaya nyo nang i-memorize yung mga idadagdag dyan. Sa dami ba naman na itong aking napaliwanag na to, ay kayang-kaya nyo na. And, ang pinakahuli, meron tayong DC voltmeter. Pwede rin siyang parang tester. Pwede rin ilagay sa power supply para hindi ka testing ng testing. Pwedeng wala ng LED. Lalabas na dito kung ilang voltake. So, ayan. So, ang gauge na ito ay, ang range niya ay 0 to 20 volts DC. Ayan. DC. Ayun. Merong supply dito sa likod, positive at negative. Ayan po. So, para mas malinaw, ilalatag ko to, lalagyan ko ng label para mas lalo nyo pong matandaan. Electrical plier, long nose plier, side cutter plier, Phillip screwdriver, flat screwdriver, mechanical plier,
soldering stand and soldering lead or solder lead, soldering iron 30 watts, 40 watts, 60 watts, the soldering pump or solder fold, mini drill 12 volts, flat pile, round pile, half round pile, triangular pile. Tweezer, cutter blade, vice grip, claw hammer, ball pen hammer, hacksaw, cross cut saw, tape measure, adjustable range, open range, and box range. Combination range, magnifying glass, riveter, power supply, set of precision tools, multi-tester, tester or BOM, electric drill, grinder, extension wire, wire stripper, DC voltmeter, L-square, all squala, drill bit, bolts and nut, metal screw, wood screw, rewinding machine. Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang demonstration at nakita nyo yung lahat ng tools na ating pinag-aralan sa araw na to. So muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti po tayong lahat na kalagayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Salamat po ulit.